Kilala ang taong ito sa tawag na Disman. Malamang isa ka sa mga nakakita ng larawang ito sa kung saan mang social media o napanaginipan mo mismo. Dahil di umano, ang larawang nasa litrato ay madalas lumalabas sa panaginip ng libu-libong tao sa iba't ibang panig ng mundo. Gaano katotoo ang balitang ito at saan ito nagsimula ay ang ilan lamang sa mga pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Kaya naman baka pwedeng pakipindot ang subscribe button kasabay ng pagkalembang ng kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga mauunang makakapanood. Simulan na natin. Make yourself comfortable kapatid dahil magdadive tayo sa kailali-ilaliman ng kwentong ito. And the story goes like this. Just like a normal person kapatid, sa mabilis na Facebook search ay may isang page ang siyang ginawa para lang dito. Ang page ay may halos 50,000 likes at active pa rin naman kung tutuusin. Ang last post ng page ay noong July 17, 2020. Ang page ay kadalasang naglalaman ng animoy mga testimonies galing sa mga taong nakakita ng lalaking ito sa kani-kanilang panaginip at babasa tayo ng ilan sa mga yan. Ang testimonyang ito kapatid ay galing dito mismo sa Pilipinas at tatagalogin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Isang panaginip mula sa Pilipinas. May isang pagkakataon kung saan pagod na pagod ako noon galing sa eskwelahan. Isa sa mga dahilan ay mayroon kasi kami noong gaganaping program. Natulog ako ng maaga. Medyo magulo ang panaginip ko. Para akong nasa gitna ng isang dilubyo. Maraming tao ang nagtatakbuhan, nagsisigawan. Pero nagulat ako nang napansin kong ang lahat ng tao ay may malabong mga mukha. Ngunit may isang tao ang siyang nakapukaw sa atensyon ko. Ito ay dahil bukod tangi na siya lamang ang nagtataglay ng malinaw na mukha sa aking panaginip. Ang mukha na tinutukoy ko ay ang kilala ngayon bilang Disman. Nakasandal siya sa isang streetlight at animoy nagsisigarilyo. Tinanggal niya ang kanyang suot na sombrero, sabay na umalis. Noong una ay inakala kong normal na panaginip lang ito. Ngunit nagbago ang lahat nang malaman ko ang istorya ng Disman. Isa pang panaginip kapatid mula sa India. Nakita ko ang lalaking ito sa aking panaginip 3 linggo na ang nakalipas. Sa panaginip ko ay nagbibisikleta daw ako nang walang ano-ano'y bigla na lang siyang lumabas sa aking harapan. Matapos ang insidente ito ay isa lang ang narinig ko. Sinabi niyang malapit nang magwakas ang sangkatauhan at matapos nito nagising na ako bandang alas 4. Ilan lamang ito kapatid sa marami pang mga testimonies mula sa Facebook page ng Disman. Maaari niyong bisitahin ang page pagkatapos niyong panoorin ang video ito syempre. Ngayon, hindi malayo na isa sa inyo ang siyang nakapanaginip na rin sa taong ito at naiintindihan ko na humahanap kayo ng kasagutan kung bakit nangyari yun. Don't worry kapatid, dahil sa paglalim ng ating paksa ay hangad ko na maliwanagan tayong lahat. At ngayong nagkaroon na tayo ng insight sa kung ano nga ba o sino ang taong ito, ay marapat lang muna nating alamin kung kailan nagsimula ang lahat. Sa patuloy na pag-browse ko sa nasabing page, ay nakakita ko ng isang website, thisman.org. Sa website ay bubungad sa iyo ang isang litrato na ang caption ay "Ever Dream This Man" o "Napanaginipan mo na ba ang taong ito?" Sa bandang baba naman ay mababasa ang katagang "Gabi-gabi ay sa buong mundo, daan-daang tao ang nakakakita ng mukhang ito sa kani-kanilang panaginip." Pag-scroll down mo kapatid ay makikita ang brief history kung saan paano nagsimula ang lahat. You know the drill, tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. January 2006, sa New York, may isang pasyente ang nagpunta sa isang kilalang psychiatrist. Doon, idinrowing niya ang isang lalaki at sinasabi niyang lagi na lang lumalabas ito sa kanyang panaginip. Madalas na kliyente ito ng psychiatrist at siguradong sigurado ang pasyente na hindi niya pa nakikita o kilala ang taong nasa kanyang panaginip. Isa rin ito sa dahilan kung bakit siya kumonsulta. Lumipas ang ilang mga araw ay mayroong isang bagong pasyente ang siya namang pumunta sa kaparehong doktor.
Napansin niya ang idinrowing ng naunang pasyente. Sinabi niya ngayon na pati siya ay binibisita ng taong ito sa kanyang panaginip. Sigurado rin siya na hindi niya pa nakikita ang taong ito sa personal niyang buhay. Sa pagkakataong ito ay nagpasya na ang psychiatrist na iprint ang litrato at isend sa mga katulad niyang psychiatrist din. Ito ay upang malaman kung may mga pasyente rin ba silang nakakakilala sa taong ito. Sa loob ng ilang buwan ay may 4 pang pasyente ang dumagdag at sinasabing na panaginipan din nila ang sinasabing lalaki. Mula noon, ang salitang Disman ang siyang naging pangalan ng tao sa drawing. Base rin sa website ay 2,000 na ang sumatotal na nakakita ng taong ito sa kani-kanilang panaginip, which I doubt it kapatid ano, dahil marami sigurado ang unreported cases sa kasong ito. Pero anyway, isa sa pinakalayunin ng website ay tulungan ang mga taong naghahanap ng eksplanasyon tungkol sa lalaking ito, ganoon din nasagutin kung bakit nangyayari ito sa maraming tao. Ngayon kapatid, tulad ng nabanggit, 2006 ang taon kung kailan nabuo ang kwentong ito. 2009 naman nang magawa ang website na thisman.org. Isa ito sa talaga namang nag-kickstart sa istoryang ito kapatid. Mula Yahoo, Reddit, 4chan at marami pang mga social media platform noon ay naging matunog ang balita o kwentong ito. Nagbabahagi ang mga tao ng kani-kanilang experience. Andiyan gang ginawan pa ito ng real life rendering ng isang artist. Panoorin natin ang clip na ito. However, still, one question remains. Bakit? Ano ang dahilan kung bakit natin o nila napapanaginipan ang taong ito? Well, may sagot din na makukuha sa website. Ilan lamang ito sa quote-unquote teorya kasabay ng pagkalat ng kwento sa internet. Andiyan ang religious theory, dream surfer theory, and so on so forth. Ngayon kapatid, here is the catch. Ang mga impormasyon na binanggit ko ay galing mismo sa website na thisman.org. Now, marami sa atin na pagka nakakita ng ganitong kwento, especially kung may dedicated website at page na, ay iisipin nating it must be true. Wrong. Well, ginugol ko pa ang ilang oras ko para gumawa ng cross-examination sa iba't ibang website online kung saan ang ginagawa nila ay they are looking at the different side of the spectrum. Ino-authenticate nila ang claim ng website tungkol sa this man, and that puts us to our next topic. Well, isa lang ang sinasabi ng napakaraming website na nag-iimbestiga sa kwentong ito, na ang website ay ginawa ng tao na may pangalang Andrea Natella. Base sa ilang mga 4chan at Reddit users ay isa siyang marketing strategist, at ang ginagawa niyang marketing strategy ay ang kung tawagin ay guerrilla marketing, na may ibig sabihin kakaibang pamamaraan ng kumpanya para makaengganyo o mag-promote ng kani-kanilang produkto. Ilan lamang ito sa mga halimbawa. At ngayong nakagawa na ng ingay ang website, ay marami noon ang mga kumpanya na nagbigay ng interes para bilhin ang website at gamitin sa kung anumang produkto na mayroon sila. Hindi nga nagtagal ay binili ito ng kumpanya na kung tawagin ay Ghost House Pictures para gawin ang guess what? Ang pelikula na may pamagat na This Man. Isa ito sa mga nahanap kong article noong 2010 kung saan mayroong tao na siyang magdedirect sa pelikula at mayroon na rin itong plot. Ngayon, tinatanong niyo siguro eh kaalaman, bakit wala akong ma-search na pelikula na may pamagat na This Man? Well, base sa IMDb, ang pelikulang ito ay hindi na isakatuparan, at hanggang sa ngayon, base sa kanilang website, ay in development pa ito. That's that. Eh kaalaman, hindi ako nagbibiro. Napanaginipan ko ito last week, last month, o last year man yan. Paanong naging peke ito? Well, base sa isang site tungkol sa psychology ay quote-unquote, it is very likely that you were thinking about that person when you sleep. As simple as that kapatid. Kaya kung minsan ay napapansin nyo na dinadalaw tayo ng mga crush natin sa ating mga panaginip.
Now, if we will use that logic sa bagay na ito ay it is more likely na dadalaw din si this man sa ating mga panaginip mamaya lalo na't pinanood nyo ang video ito at nalaman ang kanyang kwento. Now, para sa panghuling salita kapatid ay kung nagtatanong ka pa rin kung mayroon nga bang tao ang nabubuhay na kamukha ni this man, ay well, may sagot din ako para sa inyo, ang musikerong si Andrew Lloyd Webberman. At siguro kapatid, dyan na matatapos ang istoryang ito. Siya nga pala, salamat. Maraming salamat at hanggang dito kapatid ay nanonood ka pa. Kita-kita tayo sa susunod na video and as always, thank you so much for watching. Goodbye.